pauutangin ninyo ako ng tig 500 pesos bawat isa. Teacher siya, tapos ikaw estudyante lang. Tapos feeling mo wala kang karapatan na maningil. Kahit pa paano, alam mo na dapat naman talaga na ibalik nga sa'yo ng kusa. Inatangan po ako ni Ma'am Jerry. And na yung ipon ko po na yun para po sana makatulong sa pagbili po ng gamot ni tatay. Ginagamit mo yung posisyon mo para makakuha ng pera sa kanila! Lahat ng hindi magbigay ng 100, bagsak. Class, listen. Ito ang mga gagawin ninyong apron. Ia-apply ninyo dyan lahat ng tinuro ko sa inyong mga stitches. Running stitch, back stitch, at iba pa. 50 pesos yung telang yan. May reklamo? Wala po. Good. Asia, ikaw ang mangulekta sa mga kaklase mo, ha? Nanay ko, Rilia. Hindi aabot ng 50 pesos tong kaprasong tay lang to. Pinatungan na naman tayo ni Ma'am Fortuna. Sakit na nga sa bulsa ng mga project ni Ma'am Fortuna sa TLE subject natin eh. Anong pinagchichismisan ninyo, ha? Gusto niyo mga bibig ninyo ang tahiin ko, ha? Narinig ko sila, Ma'am. Nagre-reklamo sa sinisingil yung 50 pesos. Anong problema niyo sa sinisingil kong 50 pesos, ha? Eh, sa public school kayo pumasok eh. Ang liit-liit na nga ng sweldo namin, mga guro, dito. Ano gusto nyo? Ako pa mag-abono ng mga project ninyo? Ha? Sana sa private kayo nag-enroll. Ma'am? Yes, Rhea? Pero baka po pwedeng sa labas na lang po kami bumili ng tela para po makatipid? Anong gagawin ko ngayon dyan sa telang yan, ha? Alam mo bang pinamasahihan ko yan? Ha? Kayo lang naman, Rhea Merian, ang maraming dada. Kami payag kami magbayad kay Ma'am. Ikaw nga sumasabat, Hazel. Hindi ka makausap eh. Palibasa, sipsip ka sa teacher! Uy! Anong sabi mo? O, oh, din yan! Ma'am! Sorry po, hindi po namin sinasadya! Ma'am, sorry po! Lumabas kayong tatlo! Now! Class! Quiet, ha? Oo, oh, na paano ka, Cherry? Ay, nako. Gawa nung mga pasaway kong estudyante. Ire-report ko nga sa principal, eh. Oh, ano? Kukunin mo ba tong phone na binibenta ko? Sabi mo, interesado ka. Kung hindi, iaalok ko to sa iba. Kukunin ko. Ah, 3 gifts pa rin ba? Sige, bigay ko sa'yo mamaya yung down payment, ha? Sige. Thank you. Thank you. Morning, Ma'am. Morning, Ma'am. Okay, kayong tatlo. Lapit kayo dito. Dali! Bakit po, Ma'am? Dahil sa gulong ginawa nyo sa classroom kanina. Namuntik ko nang ikinamatayo, tingnan nyo yan. Alam nyo ba, na kayong tatlo, pwede kayong matanggal dito sa eskwelahan na ito. Kelly ka na, punta na tayo sa principal's office. Ma'am, wag po. Baka palayasin po ako sa amin eh. Ma'am, ma'am, ma'am. Ma'am, awat naman po kayo. May sakit po yung tatay ko. Ayoko po sumama yung loob niya. Maawa na po kayo, Ma'am Fortuna. Sige. Palulusutin ko kayo.
Pero, pauutangin ninyo ako ng tig 500 pesos bawat isa. Babayaran ko next week. Ma'am, wala naman po kami ganun kalaking halaga. Ma'am, ito po. Dalawang linggong baon ko na po yan. Huwag yun lang po akong sumbong sa principal. Okay, salamat. Ano kayong dalawa? Mapipilitan na lang akong i-report na lang kayo sa principal. Ha? Ma'am, wag ko. Gagawa na lang po namin ang paraan, ma'am. Tay, mana ho? Oo, nga ng Diyos, anak. May sakit pa rin po kayo, tay? Hindi pa rin bumababa yung bibi ko, anak, eh. Gawan ko ho kayo ng kalaman si Diyos, tay. Ay, Oromi. Oo. Nabilhan pala kita ng ilang pirasong gamot mo, yung pang-maintenance mo sa high blood at diabetes. Pero pasensya ka na, eh, hindi ko pa kompleto yung buong reseta eh. Inuna ko kasi yung bigas at saka ulam. Yung sweldo ko kasi sa paglalaba eh, isang linggo ko pa nakuha. Buti nga, may tanggap ako ngayon. Nay. Anak. Ako na po bibili ng gamot ni tatay. Naubos naman po yung tinda ko pong mga banana ko kanina. Salamat sa tulong mo, anak, ha? Nako po, tay. Wala po yun. Ang importante po, may pangpuhunan ako. Damis to. Thank you. To. Thank you. Mary Ann, kailangan ko itong maubos. Papautangin ko pa si Ma'am Fortuna. At sinungaling na nga rin ako sa mama ko eh. Sabi ko, may field trip tayo ngayong Sabado. Kaya sa inyo muna ako makikitambay, ha? Sige. O, paano? Yung usapan natin. Salamat. Ibigay niya rin pala eh. Pinatagal niyo pa. Hana. Yan. Sarap ba to, ha? Yan. Oh. Next periodical exam, magtataas na ako ng singil sa yellow pad, ha? Ma'am, baka pwede na po itong papel ko. Wala na po kasi akong pabili ng yellow pad, eh. Hindi ko tatanggapin yan. Eh, mukhang galing na yan sa puwit ng bakay. Ito po, para po sa amin ni Mary Ann. Ganyan, o yan. O, ito sa'yo, ha? Ready, class? Ma'am, parts of the sewing machine? Hindi ko kasalanan kung hindi kayo mahilig magbasa ng libro niyo. Sagutan niyo kung anong alam niyo. Oh, you distribute this. Class, bagsak kayong lahat.
Ma'am, paano po to? Ano pong pwede namin gawin? Para ipasa ko kayo, mag-special project na lang kayo. Okay? Lahat kayo magbibigay sa akin ng tig-100. Oh! May reklamo kayo! Ambagan to para sa Christmas deco natin, okay? Ako nang mamimili. Excuse me po. Wala na po kasi kaming pera. Baka pwedeng kami na lang po gumawa ng decorations. Lahat ng hindi magbigay ng 100, bagsak. Naiintindihan ninyo? Naiintindihan ba ninyo? Go! Matakot po ako na baka matanggal ako sa school. Matakot po ako na baka may mangyari din sa amin. Eh, ayoko naman po noon na bumagsak. Ma'am, kailangan ko na po yung 500. Sige. Ganito na lang. Ipapasa na lang kita sa subject ko. Kapalit ng 500 mo. Okay? Eh, ma'am, galing po yun sa ipon ko eh. Kung hindi ko naman po kailangan, hindi ko naman po kayo sisingilin. Oh, anong gusto mo ngayon? Sige. Ibabagsak na lang kita. Ma'am! Ma'am, parang awa niyo naman po. Pagdating sa usapin ng utang, mahirap talaga pag nasa punto na ng singilan. Sa kaso ni Rhea, paano nga ba maningil ang isang estudyante kung si teacher na may utang ay may pagka-arogante? Kung lahat tayong magkakaklase, magkakaisa, edi matitigil yung panggigipit niya. Huwag mo akong i-damage sa pagkareklamadora mo. Tama si Rhea, Hazel. Nabalitaan din namin, tinutangan kayo ng Fortuna. Kami din eh. Alam nyo, hindi ko nakasalanan yun kung barya-barya lang pinagdadamot nyo pa. Hazel, hindi naman kasi tama. Lahat tayo may pangangailangan. Eh, anong tama? Na binili mo yung grades mo kay Ma'am Fortuna para makapasa ka? Narinig ko kayo ni Ma'am. Bagsak ka na talaga. Diba? Binayaran mo si Ma'am para lang makapasa ka. Tapos sa'yo nagpa-kick out na. Sumusobra ka na talaga, Hazel! Ay! Hoy! Tama na! Kaibigay! Tama na! Nalagawin na! Kumagyan na! Tama na! Ay! Bakit nakikipag-away ka? Pagsabihan mo yung anak mo, wala naman ako sinasabing mali. Totoo naman, binayaran niya si Ma'am Fortuna para lang makapasa sa subject namin. Ano? At ikaw? Kailangan makasaw-saw dito? Ano ba? Tama na! Nay, binagsak po kami lahat ng teacher po namin kasi sinadya niya pong hirapan yung mga questions sa exam. Sinadya niya pong hirapan yung mga tanong. Tapos po, binagbayad niya po kami ng tig-100 pang bayad daw po sa mga Christmas decoration. Eh, ano yung sinasabi nung kaklase mo kanina, ha? Na nagbayad ka para pumasa ka? Ano yun? Eh na yung ipon ko po na yun para po sana makatulong sa pagbili po ng gamot ni tatay. Kaso po nung sinisingil ko na po siya, hindi po siya nagbabayad. Magkano yung kinuha niya sa'yo? 500 po. Naku, salamat kuya. Naku, eto. Next time ulit, ha? Salamat, ma'am. Sige. Ay, shh, ay, ay, po. Mag-usap na muna tayo. Ano itong sinusumbong sa akin ng anak ko? Na ayaw mong bayaran yung utang mo sa kanya para lang ipasa siya sa subject mo? Dahan-dahan po kayo ng pagbibintang ninyo sa akin. Rhea, ano doon naman ang sinusumbong mo sa nanay mo? Kung naman? Eh, ma'am, yun naman po talaga sabi niyo sa akin eh. Hindi niyo na po ako babayaran, ipapasan niyo na lang po ako sa subject niyo. Ay! Hindi ako nagpapabayad kapalit ng grade! Ay! Hindi ah! Ay! Paninirang po riyan, ha?
pwede ko kayong ireklamo. Kung may utang ako sa anak mo, sige, babayaran ko. Pero pasensyahan tayo. Kasi dahil bobo siya, ibabagsak ko siya. Anong bobo? Ang sabihin nyo, talagang hinirapan nyo yung exam nyo. Para na sa ganun, bumagsak itong mga batang to. Tapos anong gagawin nyo pagkatapos? Ha? Kukuhanan nyo sila ng pera, uutangan nyo para ipasa nyo sila. Sige, ganito na lang, ha, teacher, ha? Pag itong anak ko, binagsak nyo, asahan mo, magkakapahiyaan tayo dito. Chill lang po kayo, ma'am. Na paano ka? Talagang tinuluyang kang ibagsak ng teacher mo sa TLE? Bihira talaga yung babaeng yan humanda sa akin ng teacher mo yan. Mabuti nga, eh, dito ako dumiretso kaysa sa barangay, no? Mrs., ano na naman po ang problema? Akala ko naman po nagkausap na po tayo ng maayos. Sige po. Eto po, ha? Ayan. Ayan na po yung pinangako ko. Okay? Pero binagsak mo pa rin si Rhea! Mrs., hindi ko naman po siya pwedeng ipasa. Kasi mahina po talaga ang ulo ng anak ninyo. Hindi mahina ang ulo ng anak ko. Ang sabihin mo, talagang nanggigipit ka lang para makahuthot ka sa mga estudyante mo. Hoy! Anong karapatan mong pagsalitaan ako dito sa baluwarte ko ng ganyan, ha? Nakakahiya ka? Teacher ka pa man din? Alam mo, ikaw, tinitingala ka ng mga estudyante mo eh. Imbes na maging magandang ehemplo ka sa kanila, anong ginagawa mo? Ginagamit mo yung posisyon mo para makakuha ng pera sa kanila! Oh, ano ba si Han? Yung kwento ng anak ninyo? Yung anak niyong reklamadora? Na ngayon, ako, alam ko na kung kanino siya nagmana. Kaya pala siya ganyan. Ako, thank you. Kasi ganyan ang nanay niya. Ay! Ah! Guard! Ikaw pa, may lakas ng loob magsalita ng ganyan sa akin! Ay, ikaw! Bitiwan mo nga ako! Maldita ka! Maldita ka yung teacher ka! Nakakahiya ka! Ano ba, guard? Umalis ka nga dito! Hindi ako lalabas! Hindi pa tayo dito! Halika dito! Miss Fortuna! Ito! Ito! Ano pa ibig sabihin niyo? Ano ko? Bakit inaaway mo yung magulang na estudyante mo? Magpaliwanag ka! Ang hirap lang hong tanggapin na teacher pa mismo ng anak ko ang namera sa kanya. Hindi po totoo lahat ng ipinipintang nila sa akin na ng prinsipal. Papasukin sila! Halika, anak. Dito tayo. O ngayon, sabihin ninyo ang mga ikinuwento ninyo. Nangutang po si Mang Fortuna sa anak ko nung isang taon pa. Hanggang ngayon, hindi pa niya nababayaran. Nanay po ako ni Mary Ann. Ganun din po yung ginawa niya. Natuto pong magdahilan itong anak ko para lang mapautang ang teacher na yan. Sa anak ko din ho, ganun ginawa ni Ma'am. Nakikita ho siya ng mga estudyante na maya at maya dating ng mga order niya. Kaya siguro nakakapangutang siya sa mga estudyante. Ngayon sabihin mo, wala bang katotohanan lahat ng mga aligasyon sa'yo? Nagawa ko lang naman po yun, Madam. Sa sobrang liit po ng sweldo naming mga guro. Bokasyon ng edukasyon, Miss Fortuna! Kung kailangan mo ang malaking pera, at para matustusan niya mga luho mo, nasa mali kang larangan. Ngayon, bayaran mo lahat ng mga pagkakautang mo. Pasensya na po, babayaran ko po utang ko sa inyo. Sorry po. Sorry. Pasensya na po. Pasensya na po. Papaano kung ang mga leksyon na magagamit mo sana sa buhay mula kay teacher ay napalitan ng masamang karanasan?
ayoko na rin bumalikan yung traumatic na ano, nung time na yun. Kasi parang kami po yung naghahabol. Parang ako pa yung naghahabol sa kanya. Imbis na siya yung dapat na pusang magbigay nung hiniram niya. Hi, Ria! Welcome sa Wish Ko Lang! Kwento mo nga sa akin, ano pa nangyari? Kailangan niya po ng pera. Pero ibabalik na daw po kaagad. So parang ako po ng timeline, hindi po ako nag-doubt na ibabalik niya. At the same time po, parang may project nga din po kami noon. So parang inisip ko na lang na ipahiram ko muna yung ipambabayad ko doon sa project. Tapos sabi niya naman, ibabalik niya po kaagad. Para sa mga bata, huwag silang matakot na kumausap sa isang adult, no? Na makakatulong sa kanila, principal or yung parents nila, di ba? Para at least may magawa, maitama. There is a law as early as 1965 prohibiting schools, public schools, from collecting any type of fees from students of elementary, intermediate. At inamayandahan pa ito ng 1969. Ang DepEd may sariling rules prohibiting collection from students. Pwede siya mag-file ng administrative case. Ang ultimate result niyan ay pagkakatanggal sa trabaho ng nasabing teacher. Para sa'yo yan. Ito po malaking tulong din po sa pamilya ko. Ayan. Kasi after din po noon, parang talagang naghirap din po kami. So, malaking bagay po ito. Ria, bukod dyan, meron din kami mga inihandang sorpresa para sa'yo. Kaya samahan mo ako para tingnan natin sabay-sabay, ha? Tanggapin mo, Ria, ang mga regalo namin para sa'yo. Una sa aming listahan, ang mga merienda package. Sayong-sayo na, Ria, itong food stand na panimula mong negosyo. So yan, kompleto. Meron tayong fryer, may griller, tsaka iba't ibang kakailanganin mo dito sa iyong food merienda business, di ba? Bukod dyan, may mga iba't ibang kakanin and mini cake items pa kaming dinagdag para kompleto na ang negosyo ni Ria. Para sa bagong pagkakakitaan ng Nanay Dalia ni Ria, may inihanda rin kaming sari-sari store business. Kompleto ng mga grocery items, frozen products, kimchi at yema spread items na pwede rin ibenta online. Tapos, syempre, bukod dyan, meron din tayong bigasan business. Yeah. Tanggapin mo rin, Ria, ang isang brand new phone para sa iyong online business. Bukod dyan, meron din tayong Wish Ko Lang savings. Tulong financial ng aming programa para sa iyo, Ria. Miss Vicky, hindi niya po alam kung gaano po ako kasaya ngayon, pati po sa Wish Ko Lang. Grabe po, kapag nakikita ko po ito, parang inisip ko, naging mabuti lang naman ako dati sa teacher ko at hindi ko po ito in-expect na ganito pala yung balik niya. Kaya maraming salamat po, malaking bagay. Matutuwa po yung parents ko nito. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.